Tinawag ng Pangulo na hadlang sa joint exploration ng oil at gas sa South China Sea ang pag-angkin ng China sa ilang bahagi nito. Pero sabi ng Pangulo, may kasunduan man o sa China o wala, dapat ituloy ng Pilipinas ang exploration. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Kailangan daw maghanap ng paraan ng Pilipinas para matuloy ang oil and gas exploration sa West Philippine Sea kahit na walang kasunduan sa China ayon kay Pangulong Marcos. Yung China, hindi man, maliit na bagay sa kanila yan eh. Sa atin, malaking bagay yan. So, kailangan talaga natin ipaglaban at mapakinabangan kung meron mang oil talaga. Yan daw ay kahit nagiging roadblock o sagabal dito ang territorial claims ng China. Dati na nagkaroon ng diskusyon ng Pilipinas sa China, Kongreso Joint Exploration, pero itinigil ng nakarang administrasyon. Sabi noon ni DFA Secretary Enrique Manalo, humirit daw kasi ang China na 50-50 ang hatian sa oil at gas. Sa halip na 60-40 na pabor sa Pilipinas mula sa unang bahagi ng pag-uusap ng dalawang bansa. Ang talagang nangyari dyan is what? Kasi kiniklaim ng China kanila yun. Eh, atin naman talaga yan. So sinasabi namin, sinasabi ng Pilipinas, basta yung batas, kailangan masundan yung sa Pinas. Ang sinasabi naman ng Chinese, hindi. Amin yan eh. Kaya kailangan masundan is Chinese. So yun talaga, yun ang roadblock doon. Mahirap makita kung paano natin aayusin yun. Bukod sa oil exploration, sinabi rin ni Pangulong Marcos na under negotiation and evolution ang 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pinag-aaralan pa raw ang mga hinihiling at iminumungkahi ng Amerika, lalo na sa aspeto sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation o EDCA. There have been many requests and proposals from the Americans, especially under EDCA. So all of that is under study now to see what is really feasible and what will be the most useful for the defense of Philippine territory. Sinabi ito ng Pangulo sa panayam sa kanya ng media sa kanyang pagdalo sa pagbubukas ng kadiwa ng Pasko sa Quezon City kanina, kung saan makakabili ng 25 pesos per kilo na well-milled rice na sa merkado ay nasa 38 hanggang 42 pesos kada kilo. Dahil unang araw ng Disyembre, meron ding Noche Buena items gaya ng sweet ham na mabibili sa booth ng mga taga-diskwento caravan ng DTI. May mabibili ditong red onions na 170 pesos per kilo. 280 hanggang 300 pesos per kilo ito sa palengke. Sabi ng Pangulo, palalawakin pa raw ng husto ang kadiwa para mas marami ang makabili sa mas murang presyo. Pero hanggang kailan nga ba magtatagal ang pagtitindi ng murang bilihin sa kadiwa? Once we get to a point where it's no longer necessary, where the prices in the markets are the same as what we can give in the kadiwa, then we don't need the kadiwa anymore. Maybe just for distribution para sa mga far-flung areas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.